Okay, so today guys, ayun, naikabit ko na yung ating Alpha Rod. Ayan na siya. So, naglagay na rin akong kulan pero mayroon pa akong 1 litro doon. Ayan, hindi ko na i-record yung paano ko kinabit, paano ko ginawa ng mods. Kasi may ihiwalay akong video na gagawa natin ng ano ng step by step ano. So babaklasin ko ulit siya tapos ire-record ko. Ngayon kasi talagang hindi ko na ni-record kasi kailangan maikabit ka agad eh. Kasi kailangan kong gamitin 'to. So tara maglagay tayo ng ano coolant. Ito ang coolant natin. Ayan, so ayan, may 1 litro pa tayo na ilalagay. Mas maganda tong pink kaysa green. So ayan, lalagay natin guys. Oh yes. Ayan, so dahil 2 liters lang itong nilagay natin, ang ininext natin, kailangan puno siya. Kailangan na ang ilalagay ko is distilled water dapat. Ayan. Yan, so nailagay na natin. So pupunuin na lang natin siya ng distilled na. Okay, wait lang guys ha. Ayan, so ayan guys, nalagyan na natin ng tubig. Ayan, punong-puno na siya, no? Ayan, oh. Ayan, punong-puno na siya. So start natin. Paikutin natin 'tong tubig. Paikutin natin siya. So umiikot na siya guys. Ayan. So dahil umiikot na siya, lagyan pa natin siya ng tubig. Kailangan nandito siya sa pinakalabi pagka kailangan wala na siyang bula. Kasi bubula pa to eh. Ayan, antayin natin siyang mag-uusan ng bula. Pagka wala ng bula, ibig sabihin, napuno na ng tubig yung pinakaloob ng makina, yung mga kailangang pasukan ng tubig. Yan. So, antayin lang natin. Ano. Idudugtong ko na rin pala rito yung change oil natin kasi mag-change oil tayo. So ang main natin gagawin ngayon guys, sinama ko lang to sa video. Yung pinaka main natin gagawin ngayon is change oil tayo ano. Ito ang gagamitin natin pang change oil. Yan. Yan, magnetic. Semi-synthetic lang. Pites na. Okay, so putol muna tayo ngayon.
continue tayo mamaya pag mag-change oil na tayo, okay? Ayan, so guys, mag-change oil na tayo. Siyempre, una, maglalagay tayo ng jack. And then next, kung nakikita nyo itong tornilyong to sa ilalim ng oil pan, tatanggalin nyo yan. Kung hindi nagkakamali, 12 yan. Kung hindi, 14. Andyan lang yan. Okay? So, kailangan bago kayo mag-change oil, may nakahanda na kayong lata o tawag nito, balde na hindi na ginagamit. Paglalagyan ng waste. No? So, hanap tayo ng ano. Yung paglalagyan natin. Ayun, Brad, panggatong. Hanap tayo ng ating paglalagyan. So, dito maraming nakatambak. Titingin tayo ng pwede natin paglalagyan. Wala. Wow, dami pa po. Lipat natin itong bako dito. So, ayun, meron tayong paglalagyan. Dito natin gagamitin yung used oil. Dito natin lalagyan pala. Tara. Ayan, abangin natin dyan, tapos paluluwagan na natin yun. Sakto na painit na natin, mainit-init yung oil na yan. So, okay, putol muna tayo at hahanap tayo ng pambukas. Okay, so guys, tutuloy natin ngayon yung pag-change oil natin kasi kahapon hindi ko tinuloy. Hindi ko mabuksan yung nut sa ilalim. So, yung nuts na yan, hindi ko matanggal kahapon kasi parang lost thread na siya, nabilog na. So, ngayon, may binili akong bagong vice grip kasi pudpud na rin yung ngipin ng vice grip ko. Ayan, so, nakabili tayo at tanggalin natin para makapag-change oil na tayo. Okay? So, ayan muna ang need tanggalin. Then, pag lumuwag, kailangan may nakasahod ng planggana. Sabay, ano, sakto nito, kaka-uwi ko lang galing sa pamimili. Sakto mainit ang oil. Kaya, medyo, na ano yung mga wear na metal, na mga natanggal na metal, kalawang ba yan? Yan, sigurado natanggal yan. So, ayan, saktong-sakto. Ta, tanggalin natin. Ayan, so natanggalan natin yung lug nuts. Ayan yung nuts niya, medyo nabilog na nga.
Ayan. Bilog na nga, nabilog na. So, ayan. Medyo nabilog na. Ngayon, nagde-dry na siya. Ayan, nagde-dry na siya. Sulit na sulit na rin to. Lagpas isang taon na rin to. Magdalawang taon na rin halos. So, pagka-dry niyan, guys, bababa natin tong ating jack para mas ma-drain pa yung natitirang oil na. Yan, so ayun, pakunti na siya, napakunti. Ibababa na natin siya na. Ayan, so naibaba na natin. Sobrang baba. Konti na ng sumps to. Hindi naman tayo naka-lowered. Ayan, so antayin na natin yung maubos. And then, saka tayo may pwedeng maglagay ng panibagong oil. Pero bago, siyempre, try natin hanapan ng bagong nut. Makasakaling meron tayo. Kasi ayoko na ibalik to eh. Baka mamaya kasi hindi ko na matanggal. Tara. Guys, unfortunately, wala tayong nakitang ganito sukat. So, makakakita lang tayong ganito sukat pag dinala natin siguro sa text ko. Sa ngayon, ito muna ibabalik ko pero hindi ko masyadong ihigpitan na. Para hindi mahirap buksan sa susunod. So, tara. Takpan na natin siya. Ayan, so guys, kita nyo naman, itim na itim. Actually, hindi naman siya itim na itim. Super black. Sulit na sulit na rin. Pwede na. Tara, kunin na natin yung ano natin, pang change oil natin. Okay, so after natin mapakawalan yung langis, tatanggalin naman natin ngayon yung oil filter. So, kailangan din natin yung oil filter. At hindi ko pa napapakita, ito ang gamit kong oil filter ngayon. Ayan. Vic C703A. Okay, so tatanggalin natin yung oil filter na nandun. Ito yung bago ngayon. So, tara. So, ang gagamitin natin ngayon pagtanggal ng oil filter since wala tayong chain pantanggal nun. Wala rin tayong interior ng bike. Mas maganda interior ng bike. O kaya yung chain. Pinakamaganda talaga yung chain kasi less hassle. Kung walang chain, interior. Pero kung walang interior din, pwede na to. Okay? Tara.
Ayan, so successful tayo. Gamit lang ang masking tape. Ayan. Natanggal na natin. So, makapit din naman. Mag-gloves lang kayo. Tapos, balutan nyo lang ng masking tape. Then, isang malapit na puwersa. Bukas yan. Kita nyo naman, di ba? Wala tayong interior. Wala tayong chain. Masking lang. O, palakasan lang talaga ng braso. Okay. So, ito. Ito yung bago. Plastic pa. Lalagyan na natin. Ano? Ayan, nakasulat naman dito sa luma. Kung babagtarin mo, C703. Ayan. C703A. Same as this. Okay? Same yan. So, ito na. So, itong bago, lalagyan na natin ang masking para sa susunod, pipihitin lang natin, okay? So, gagandahan natin ang lagay, yan, para sa susunod na, tawag ito, pag change oil natin, wala na tayong problema. Pwede rin, gamitin natin to para mahigpitan, kasi bawal magtagal dito ang papel, baka masunog. Ngayon, lalagyan natin ito para may kapit tayo, no? Para may higpitan natin ng konti. Then, pagkahigpit na, tanggalin natin. Sa susunod, lagyan na lang ulit natin. Okay? Para hindi delikado, guys. Okay? So, ngayon, para lang mahigpitan natin, lagyan natin. Okay? Ayan, so, ayan, tanggalan natin. So, ayan, sigurado ako mahigpit na yan. Tara, tingnan natin. Ayan. Ayan na siya. Okay na. So, tara. Change oil na tayo. So, ayan na. Titingnan natin itong indicator natin dito. Yung dipstick natin. Ayan ang dipstick natin. Rare din to, may sariling gauge, mainit na ang oil, may reading din siya, analog, okay? So, ayan, walang laman, linis natin. Pala ng ating ano, oil Magnatec semi-synthetic 10W40, pwede na.
Okay, tara. Ayan, so guys, tapos na tayo mag-change oil. Ayan, so tatakpan na natin, ano? Ayan, so ganun lang kadali mag-change oil, guys. Tatanggalin lang yung nut sa ilalim. Kailangan may nakabang na kimplanggana, katulad nun. Tapos pagkatanggal, drain. After drain, tatanggalin na oil filter, ano? Then kung wala kayong chain, pwede kayong gumamit ng interior ng bike, no? Interior ng bike, kundi naman kung wala kayong interior ng bike, pwede rin naman yung yung ginamit natin kanina, masking tape. So nakita nyo naman, effective. Ayan, so effective siya. Lagyan nyo lang, balutan nyo lang ng masking tape. Tapos saka nyo pihitin. Medyo ibigay nyo yung konting lakas nyo. Pihit. Then, unti-unti na yun. Then, pagka tanggal, antayin tumulo. Tapos,
Ubusin lang yung mga natitirang oil na itim na gamit na. Tapos, saka ipalit yung bago, lagyan ulit ng masking tape para mahigpit. Then, tanggal masking tape. Then, tapos, proceed tayo sa change oil. Maglalagay na ng bago. Lalagay nyo ng nuts, babalik nyo na yung nuts sa ilalim. And then, oil. Okay, so, ganun lang simple guys. Maraming salamat. So, sana may natutunan kayo sa akin ngayon. Thank you.